Good morning na, dahil alauna na pala dito. At ito yung Ramadan Siri kanina. Nagmarinate ako dyan ng chicken para sa Santa Fe salad. Nalagay lang ko ng teriyaki sauce, paminta at lemon. At nag-request din sila nitong dried molokiya leaves. Dried yan dahil wala naman siyang sabaw. Iba yung soup na molokiya. So nagisa ako ng maraming garlic dyan at nilagay ko na ang chicken strips, ang pampalasa, chicken magic cubes at paminta. At nung anemic na yung manok ay nag-add ako ng chopped coriander leaves. Kunting mikos-mikos lang yan at nag-add ako ng kunting-kunting tubig, enough lang para maluto yung ating molokiya or saluyot. May bisita pala ang mga amo kanina. Dito kumain ang mga magulang ng amo kong lalaki. 7 ang bisita at 6 naman sila dito sa bahay. So 13 lahat. Inuna kong niluto yung molokiya leaves na yan dahil isi-serve yan ng room temperature lang. At i-prepare yan ng white rice o di kaya brown bread. So at this time, brown bread ang i-prepare dyan. Dahil meron naman tayong shayriya rice para sa shakriya mamaya sa main dish. At ready na ang ating saluyot or molokiya leaves. I-serve yan with lemon and brown bread o di kaya rice. At ito naman ay pakuluan natin gamit ang pressure pot. Gamit ko naman dyan ay karning tupa. Nag-add ako ng maraming onion. Ang tawag dyan sa dish na yan ay shakriya. Mga whole onion yung nilagay ko, hindi ko na hiniwa para hindi tayo mahirapan pagtanggal mamaya dahil i-blender natin yung onion. Ito naman ang toppings ng salad at pati itong marinated chicken ay niluto ko na rin. At gumawa na rin ako ng sauce, lemon, olive oil, coriander leaves, black pepper, naglagay ako ng cumin powder, naglagay ako ng salt, peanut butter, naglagay ako ng honey. At blender ko lang yan at that's it, meron na tayong sauce para sa ating Santa Fe salad. Sunod-sunod ang request nila nito dahil laging favorite na nila to, nag-betrayed na sila sa fatos. So ang nilagay kong gulay sa salad, lettuce, corn, red beans, nag-add ako ng chopped tomato at halo-halo lang yan at yan na. Okay na yan. Nag-toppings lang ako dyan ng chicken yung niluto natin kanina sa teriyaki sauce. After kong na-prepare yan, ay nilagay ko yan sa fridge para lalamig bago i-serve. At mamaya, i-toppings lang natin yan ng mozzarella cheese at yung fried na tortilla wrap. At kahapon, super late ang request ni Amo na kunafa ang sweets para kahapon. Nakagawa na ako ng donut bago siya nag-request. So, sabi niya, ngayon na lang daw yung kunafa. So, ang sweets for today ay kunafa. Nung last time nagawa ako ng kunafa, ang gamit yung cheese noon ay nabulsi cheese. Ito naman ay akawi cheese. I-try natin. Hinugasan ko ng maraming beses sa hot water para malas yung alat. Itsura ng buho ko dyan parang ginahasa ng pitong pusa. So ngayon gumamit ako ng 2 can ng regular cream, yung cream in can nila dito or all-purpose cream, tapos 2 fresh cream yung ginagamit nila sa at dates. Inad ko na yung cheese kanina na hiniwa-hiwa natin and then nag-add ako ng mozzarella cheese. Last time nagawa ko ay walang mozzarella cheese yun. Medyo malaki-laki ng kunti yung gawa ko ngayon dahil nga maraming bisita. So, nung huli kasing gawa ay kami-kami lang dito sa bahay. So, small pyrex lang yun. Kaya, nag-add ako ng maraming ingredients dito kaysa nung dati. Yung nagamit kong butter dyan ay mga 3/4 cup na melted butter. Depende kasi yan sa kunafa dough na gamit mo. Siyempre, dagdagan mo kung marami yung kunafa dough ang gagamitin mo. So, yung half ng kunafa dough mixture ay flinatin ko lang dyan sa baking pan and then inadd ko na yung cream at cheese mixture. At sobrang sarap niyang kunafa na yan at natutuwa yung mga amo ng sobra pati yung mga bisita. At nag-iwan lang sila ng kunti para sa amin talaga at makatigim lang din naman kami. At nag-sprinkle ako dyan ng 3 tablespoon ng sugar and then konting-konting cardamom powder. Kunti lang talaga para hindi siya mag-overpower yung lasa ng cardamom. Yung half na remain mixture ng kunafa dough ay nilagay ko sa top and then i-flatten lang yan ng kunti. Prepare ko yan ng early para mamaya ay ilagay na lang sa oven pagka malapit ng mag-serve or pagka malapit ng mag-adan. Ibe-bake yan ng mga 45 minutes. Kasi nga mamaya pagka malapit na silang kumain ay busy na ako dyan sa mga main dish at yung sambusa. Kaya yung mga ganitong handaan, mga ganitong preparation, yung mga sweets, yung mga salad, yun talaga yung una dahil yun yung mga ano maraming ganap. After na-prepare ang kunafa ay nagluto na ako ng rice. Ang rice ngayon ay shayriya rice, pair yan ng shakriya. So ito naman ang isabaw natin sa ating shakriya para lang tong sabaw ng zucchini with yogurt sauce or kusa with laban. Same lang din yan. So dahil sa marami tayong papakainin, 13 sila kasama yung mga amo ko dito at mga bata, so nag-add ako ng yogurt.
So, yung nagamit kong yogurt dyan ay mga 10 or 11 ata yun. At ibablender lang natin yung yogurt with 1 egg and 5 tablespoon ng all-purpose flour. Isang egg lang ang inalagay dyan kahit kaano karami yung i-add yung yogurt. Ito namang shakri ay madali lang naman to pagka nahalo na yan lahat kasama yung meat ay initin na lang yun mamaya. Hindi na siya masyadong matrabaho. So, after napakuluan yung meat, tinanggal ko separate yung ating pinakuluang onion kasama doon at nilagay ko na dyan kasama yung yogurt. At nag-add na rin ako ng soup from the boiled meat. And then, tinamplahan ko lang yan ng magic cubes, asin, at paminta. And then, pinalapot ko lang yan ng konti. Dapat hindi masyadong malapot. Tamang-tama lang. And then, inad ko na yung boiled meat. And then, pinakuluan ko lang yan ng isang kulo at ready na yan. Initin na lang yan mamaya. Ang kanilang soup for today ay macaroni soup ang request. So, nag-fry lang ako dyan ng sibuyas and then nag-add ako ng kunting ginger at maraming chopped na tomato. At ang request ni Amo ay i-blender ko daw ang onion at tomato kasi nga ayaw ng mga bata. So, blender ko yan and then binali ko sa pot. Then, nag-add ako ng tubig and then inad ko na yung macaroni pasta. So, yung pangpalasa dyan ay paminta at magic cubes. At nag-add lang ako ng kunting salt. At pakuluan lang yan until malambot na yung pasta. At ang ating kunafa ay ready to bake na. Oras na yan para i-bake dahil alas 5 na yan ng hapon. So, binake ko yan ng 350 sa 40 minutes. At itong molokhia leaves, nag-top lang ako ng almond nuts and sliced lemon. Pagkatapos silang kumain kanina ay kunting-kunti lang yung naiwan dyan sa molokhia na yan. Super yan. Yummy, ang sabi ni Amo ay perfecto lahat. At itong macaroni soup ay ready na yan. Lagyan natin ng chopped parsley later. At ito namang shayria rice. Iinitin ko lang yan mamaya pagka malapit ng iserve dahil gusto talaga nila yan super init. So nilagay ko na yan sa Pyrex and then nilagay ko na sa microwave para ready to heat na. After 40 minutes, ready na ang ating kunafa at naglagay ako ng nag-drizzle ako dyan ng sugar syrup. Nakalimutan ko palang mag-top dyan ng pistachio nuts. Na-serve ko yan ng ganyan lang ka-plain. Pero okay naman, di naman sila naghanap. Kamunting na kaming hindi nakatikim yan dahil super konti na lang yung naiwan. Na-serve na yung kunafa, so nilabas ko na sa fridge itong salad at nag-top na ako ng fried tortilla wrap at ready na rin yung sauce. Mga dish na na-prepare ko kanina ay ready na yun si Belna at yung kasama namin kanina yung nag-serve. So oras na yan para asikasuhin ko yung sambusa. And then yung shakriya, ininit ko na, tapos yung soup. Sa mga oras na yan, tapos ng kumain ng breakfast yung mga amo, nakapagkapi na at nakakainan ng sweets. And then nagdasal na, so nagmamadali ako niyan dahil malapit na silang uupo sa dining. Unang-una nilang hanapin dyan ay yung pinakamainit na sabaw. Dapat super init yan dahil yung bisita namin ay matanda ay gusto talagang mainit na mainit. So yung ating sabaw ay nag-add ako ng chopped parsley. Habang kumakain yung mga amo ay sinunod ko tong agad niluto yung ating sopas para naman to sa amin ni Belle at meron kaming kasamang nurse. Ito yung nag-alaga sa nanay ng amo kong lalaki. So nandito siya pagka nandito yung Baba House team. So that's it for today. This is our Ramadan serie for today. Ay, for today. Kanina pala. Pati si Marlene pala, nakalimutan ko na padalhan yun. Hindi ko nabila kung ilan yung nadala ko doon. Basta bahala kayo. Basta binit-bit mo lang lahat yun. Nag-iwan ako ng para sa amin ni Beth. Yan. Sagyan natin ang paminta. Yung sauce, may garlic sana to. Hindi pala lagyan man. Bakit? Punta sila masjid. Bakit maamoy ba? Hindi naman maamoy yan. Ganun si Kuya. Sambusa na isasaw-saw sa sweet chili sauce. Gusto mo na sweet chili sauce? Lagyan ng sawa sambusa. Magsawa, oy. Pero ano? Pero masarap sa sawa sa nasa dyan. Nakakain na sobrang init na sopas. Diba? Gusto niya maintam-init eh. Tapon niya pa yung pag-init mainit. Nadala ko nung. Ano ba sabi ka rin?